Magluto naman tayo ng tipid sarap munggo na may kangkong at hibe. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara na, mag-umpisa na tayo. Magigisa lang muna tayo, kaya nagpainit lang ako ng mantika sa isang cooking pot. Una kong ginigisa itong sibuyas. Makaraan ng mga 25 seconds, ihanda na natin yung bawang. Sinachop ko lang ito ng maliliit na piraso. Ilagay na natin ito sa cooking pot at itutuloy ko lang ang pag-isa ng another 25 seconds din. At susunod ko namang ihahanda yung kamatis. Ang gamit natin, hinog na kamatis. Hinihiwa ko lang ito into cubes. Isang piraso lang, okay na yan. Ilalagay ko na yung kamatis dito sa ating lutuan at itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sulumambot na ito. Yung munggo naman yung susunod kong ilalagay. Pero dapat siguraduhin natin na nalinisan na natin itong mabuti. Kaya naman pagkagaling pa lang sa packaging ay nililinisan ko muna ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig. Itatapon ko lang yung tubig at pagkatapos idiretso na natin ito sa lutuan. At itutuloy ko lang ang pag-isa ng mga 30 to 50 seconds pa. At dahil itong ating munggo na gamit ay matigas pa, kailangan talaga itong pakuluan hanggang sa lumambot na ng tuluyan. Kaya naman naglalagay ako ng tubig. Pagkalagay ng tubig, ay tatakpan ko lang muna itong ating lutuan. Pabayaan lang natin itong kumulo. At once na kumulo na, naglalagay ako ng Knorr Shrimp Cube. Para naman talagang maging buong buong lasa ng hipon. Dito sa ating tipid, sarap munggo. Yan ang nagpapasarap dito. Hahaluin ko lang muna at itutuloy ko lang ang pagpapakulo hanggang sa maging malambot na yung munggo. Kadalasan nasa mga between 45 minutes to 1 hour ang pagpapakulo. Kaya kung napansin niyo na medyo natutuyuan na, pwede kayong magdagdag ng extra na tubig. And at this point ay ready na to. So eto na yung consistency na gusto natin sa munggo. Yung malambot na. At syempre yung malapot. Tamang-tama itong ulam sa kanin, ano? Sarap niyan. Nagdagdag din ako ng hibe. Hahaluin ko lang muna. At lalagyan pa natin niya ng gulay. Ang gamit ko ay kangkong. Ito yung tangkay. Hiniwa ko lang ng maiiksing piraso. At importante, nahugasan muna nating mabuti itong kangkong bago natin ilagay. Kung meron tayong extra para sa chicharon, maganda na maglagay lang tayo ng chicharon, kahit konti lang. Hahaluin ko lang ito at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 3 minuto pa. Pagkatapos ay titimplahan ko naman ito. Naglalagay lang ako ng patis. Pati na rin ng dinurog na paminta. Nasa senyo kung gaano karami eh. Hahaluin ko lang muna. At pagkatapos niyan, ihahanda na natin yung dahon ng kangkong. Yan naman yung susunod nating ilalagay. At kagaya ng tangkay ng kangkong, importante rin na syempre dapat hinuhugasan nating mabuti itong dahon. Once na nahugasan na nating mabuti, papatuloyin ko lang yung tubig na excess at ilalagay na natin itong dahon ng kangkong dito sa ating lutuan. Hahaluin ko lang at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 2 minuto pa. Pagkatapos niyan, ililipat na natin ito sa isang serving bowl at iserve na natin. Ito na ang ating tipid sarap munggo na may kangkong at hibe. Tara na, kain na tayo!